ng part po ng ating programa, no, na ang ating pong susunod na pag-uusapan ay tungkol nga po sa premium contributions ng ating pong mga bayani sa ibang bansa, ang ating mga overseas Filipino workers. At nakakasama nga po natin sa ating pong linya ang senior manager po ng Overseas Filipino Program na magbabalita ho sa atin ng mga adjustments, no, na nilabas ho nila just recently pagdating po sa contribution ng ating mga OFW. So po, Ms. Shona Yap. Good morning po, ma'am. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Hindi ako galing sa OWA. Sa PhilHealth din ako. Yan. Meron kasing program ang PhilHealth for overseas Filipinos. Kasi syempre, kailangan din natin na ma-extend ang services para sa mga overseas workers. Opo, just recently nga po, and nakita ko din po ang announcement nga po ng PhilHealth dito. Siguro simulan na po natin, ano, para po sa ating mga kababayan overseas, no, itong mga OFWs po natin, nagkaroon po ng pagbabago sa kanilang premium contribution. Kwentuhan niyo naman po kami, Ms. Shona, regarding po this. Okay, because of the Universal Healthcare Law of 2019, kasama na ang mga overseas workers doon sa major classification ng member na direct contributors. Ibig sabihin, lahat ng may mga trabaho, nagbabayad sila, pareha ang binabayaran nilang premium rate. No? So wala na ngayong distinction kung ano, katulad ng dati, hindi na dinidistinguish ang overseas workers from the regular Filipino workers. So ngayon, pareha lang ang table of contributions natin. Lahat ng may trabaho, hello? Yes po, Ms. Shona. Opo. Okay. Oo. So ngayon, we follow the same table of premium rate from 2019 up to 2025. So, sa taong 2020, lahat ng may mga trabaho, kasama na nga dyan yung mga overseas workers, ang premium rate ay 3% of their monthly salary. Ngayon, na-set na ng POEA na ang pinakamababang sweldo ng isang Pilipino sa overseas ay $400. Ito yung para sa mga domestic helpers. So, yun ang pinakamababa times 3%, no? Monthly salary, yun ang kanilang monthly contribution sa PhilHealth. Ang ceiling naman ay pareha lang din sa ceiling ng mga workers dito sa Pilipinas. Pareha lang. 60,000 pesos. So, ngayon, yung na mga nagsisweldo over $1,000 will have times 3% per month. So, yun ang kinakagalit din nila. Medyo, the overseas workers are also taken aback. Ano? Pero kailangan lang siguro nila din na maayos ang pagka-inform nila sa mga overseas workers. Okay. Ngayon, ang month, bali ang mangyari, sa $20,800, let's say, ang conversion mo sa $400 ay 52 pesos, it comes up to 624 pesos a month ang magiging contribution ng overseas worker. Times 12 months, it comes to something like 7,488 pesos, more or less. Ano? Sa 60,000 and above, ang yearly is about 20,600 pesos. Malaking halaga, di ba? Pero kasi, maganda din naman ang benefits na makukuha nila sa PhilHealth because ang membership ng isang overseas worker, pwede niyang i-cover yung kanyang mga qualified dependents. Mm-hmm. Meaning yung asawa niya na walang trabaho, yung mga magulang niya above 60 years old at yung mga anak niya less than 21 years old. Ayun. So ito po, napakalino so parang, po. Oo. So parang
di ba, parang family membership din. Ayun, maraming salamat, Ms. Tron. Ang binabanggit po ni Ms. Tron is yung mag-i-increase po. I think way back nung Feb po ay na i-inform po natin ng mga kababayan natin sa magiging adjustment na kada taon po ay mag-i-increase po yung premium rate, no? Whereas yes, ngayon nga pong 2020 ay 3% po ang premium rate natin. And next year would be 3.5%. Ayun. 2022 is 4%, 2023 is 4.5%, and then for 2024 and 2025 is 5%. Ang ceiling din naman, nag-i-increase din every year. So, ganon. In 2020, it will be 60,000. And then 2021, 70,000, 2022, 80,000, 2023, 90,000, 2024 to 25, 100,000. So, siguro pwedeng ipaliwanag ni Ma'am Jonah. Ganon din ang sinusundan natin. Ano yung mga thousand-thousand na yun. Mga workers na sa Pilipinas. Opo, ito so, pong binabanggit nyo, Ma'am, no, is yung income ceiling. So, halimbawa yung kanina, ang income floor po natin is yung binabanggit ni Ms. Jonah na 10,000 or 400 plus dollars kung kayo po ay for overseas. Ano? At kung 2020 ngayon, ang income floor is 10,000, which is the base rate, and ang income ceiling is 60,000 pesos. Yes. So, ito pong 10,000 to 60,000, ito po yung pipremiuman ng 3%. Yes. Ayun. Pero yun nga, maiba talaga ang sa ano, kasi we will not, wala naman sigurong worker na papatol ng trabaho abroad na 10,000 Correct. Na sweldo. Mm-mm. Kaya sinet na ngayon ng POEA, ano ang minimum? $400. So, yun ang susundin natin. $400, which is equivalent to about 20,000 pesos. Okay. Gusto ko lang i-emphasize kasi medyo surprise talaga ang OFWs. Medyo mainit sila ngayon sa rates na yan. Gusto kong i-emphasize na yun nga, pareha lang tayong nasa Pilipinas at silang nasa nagsusweldo abroad. Pareha lang ang premium rate, no? And that, ano pa nga tayo, automatic ang deduction doon sa mga employed, ano? Automatic ang deduction yan. Every Hello? Yes po, Ms. Shona, ayan. Automatic ang deduction dito sa pag-employed ka sa Pilipinas, automatic ang deduction. Ayun. Oo, pero sila, kung aalis sila dito sa Pilipinas, pumapayag na tayo na mag-down sila ng initial payment, ang tawag natin, 2,400. It's about more or less one quarter's payment. Ngayon, after that, yung balance nun, pwede nilang bayaran pag magkasweldo sila sa abroad. Or pwede pa rin nilang split yun into three quarterly payments. Mm-hmm. Diba? Into three payments. Para hindi masyadong mabigat. Kung mapayag na tayo noon, pwede nilang pagbayaran yon sa accredited collecting agents overseas. Ayun. Alam nila yon, yung pinapadalhan nila ng remittance, pwede yon. Mm-hmm. Merong mga ano accredited dyan, ang ano mga ating accredited collecting agents, mga kaano nila, ka-connect. Network. Okay, clarify ko lang, Ms. Shona, no, bali yung binabanggit niyo pong 2,000 na parang initial payment, parang ito po ba yung tinatawag na kind of like ano, membership po ba 'yon or ano po ang term po doon kung doon sa initial payment po bago ho sila mangibang bansa. Oo, it's part of the ano, of the premium contribution na kasi ang premium contribution ng worker earning $400 for a year is $7,488. So, mag-down lang sila kasi ang reklamo nila, wala na silang pera, wala pa silang pera, etc. So, pumapayag tayo at least $2,400. Ayun. So, parang partial lang, Ms. Chana. Partial lang.
Tapos, yung balanse ng 7,488, pwede na nilang bayaran doon sa abroad quarterly. Okay. Ms. Chona, kasi no, nabanggit po natin na pantay-pantay, pare-parehas po ang magiging premium rate, no, may it be dito po sa atin sa Pilipinas or sa kanila din po sa OFW. Pero we just wanted to know, no, I think there is, meron pang nag-submit na mga petition, ano, bakit ho sila medyo umaaray dito po sa bago po ninyong circular na inilabas? Kasi nanggagaling sila sa pagbabayad na lowest rate kasi sila. Ah, okay. Oo. They paid like what the yung sponsored members are paying, no? Yung bayad ng mga binayaran ng gobyerno, which is also 2,400 parang indigent category 2,400 yung which is paid by government, ano, yung sa indigent. Tapos yung ano, yung mga individual paying din na mga nasa informal sector, ganun din ang binayaran. Pero ngayon, salary-based na ang ating basihan. Okay. So, iyan po, binigilinaw po ng ating Ms. Chona na ayon nga po sa batas po ng Universal Healthcare, ay pantay-pantay na po ang magiging basihan para po sa pagbabayad ng premium contribution at kasama na nga po ang ating mga OFWs dyan. Then, na $400 yung pinaka mababang rate. Pero alam rin po natin na may mga bansa na sabi na okay, may mga mailan-ilan na below 400 ang natatanggap. Sabi natin 375, 350. Eh kahit meron rin kasi mga bansa, mga employer hindi sumusunod, di ba? Oo, ano na 'yon? Dito sa basic na napag-usapan na 400. Paano kaya yung mga 'yon? Contract, mas umaaray yun, di ba? Ngayon, pwede naman nilang ipakita yung kanilang kontrata na ganun ang halaga ng kanilang sweldo every month, di ba? So, we will compute based on that siguro. Although, I know na officially, $400 dapat. Ganun na nga eh. Kasi may nakakalusot pa rin eh, di ba? Hello? Sabihin na lang natin. Oo. Yun ang mas kawawa. So, i-ano na lang natin yon, i-convert into Philippine pesos, pwede pa rin natin tanggapin yon kasi they want to be part of, they want to contribute to the fund. Yes. So, to PhilHealth, di ba? At napapakinabangan naman kasi ang PhilHealth talaga ng mga overseas workers for their families. Oo naman. Oo, the whole family kasi is covered. Just like the members here in the Philippines, pareha lang naman ang benefits natin. Oh, ang another question po, may mga pumapasok na rin po tayo mga katanungan. Ms. Chona, sino-sino daw po ba yung sakop ng circular? Kasama ba daw lahat ng nagtatrabaho sa ibang bansa? Kasama din yung ating mga seafarers? Yun. Yeah. Yung sea-based and land-based. Correct. Lahat, lahat ng land-based workers, lahat ng seafarers, so mga seaman, yung mga nasa cruise ship, di ba? Kasi ang humahawak din sila ng seafarers book. Tapos yung mga oil rig workers, yung nasa offshore drilling, kasama yan. At saka mga fishermen. Remember, meron tayong mga fishermen. Nasa overseas international waters sila, ano, nagfi-fish. So, kasama yan. Part din yan sa kanilang pagka ano fisherman. Okay. So meron din po tayong another concern, although medyo tasky na po ito, no, yung pagko-compute. Although napapaliwanag na nga po kanina ni Ms. Chona regarding this, ano. Another question po, kailangan daw po bang bayaran lahat ng isang overseas Filipino ang mako-compute na premium contribution? Now, as I said earlier, so i-compute yun buo kasi the ano, the contribution is based on the monthly salary. Diba? Tapos i-add yan 12 months. So i-divide lang yan. Ang tatanggapin natin is 1/4 premium payment. Thank you po. And finally, ano daw po ba ang... That means kasi during the period, makakover sila kung ano mang mangyari sa kanila, di ba? At least may 3 months na covered sila.
Ms. Rona, how about daw po yung, we have another question here. Yung pinauwi po dahil po sa COVID. So yung same question din po with Sir Ray Balena kanina, what if the employers sa ibang bansa may mga nag-shutdown din pong mga businesses and all the OFWs are required to go back home, sila din po ba ay counted pang magbayad din ng premium? Hindi sila COVID patients, no? Hindi naman po. Apa. So parang na-lay off sila. Diba? Yes po. Opo. So ang kanilang pwede sila sigurong pumunta sa DSWD para ma-covered sila doon sa listahan ng DSWD na parang i-sponsor mo na sila ng government. But if they have if they can still pay, ang kanilang classification na ngayon nga, doon na sila sa doon sila sa individual paying na sila. Opo, parang mag-shift po sila into individual paying. Category. Opo, for the meantime. Basic na, yung minimum na, 10,000 pesos siguro ang kanilang babayaran. Parang local worker sila na ang sweldo na minimum ay 10,000. Para hindi rin po magkaroon ng gap katulad nung nabanggit kanina ni Sir Ray. Para naman po, nabanggit niyo po, you ask if COVID po ang case. What if po pag nagka-COVID po yung OFW and he has to not to come to work or worse, pinauwi po ng Pilipinas? Oo nga, hindi ba? We will have to accept him in one of our COVID centers. Mm-hmm. And PhilHealth will still pay for them. Ayun. Napakaganda. Thank you. So, ganito ang tanong ko naman, Natalie, no? Kasi marami talagang bumabalik na overseas workers and they've been paying PhilHealth. Pero pagdating nila, talaga namang positive or not positive, they're considered suspect or probable, sabi natin, yung bagong kategory ngayon. Nilalagay pa rin sila sa community solitary confinement na facility. Yes. So, will PhilHealth pay for this? Na, di ba, lahat ngayon, kagaya na dinig natin, may mga taga-ITA din bumalik at yung mga sea-based cruise ships bumalik. Pero hindi sila pinauwi, di ba? Sila inilagay muna sa isang, sabi natin, yung confined, ito lang, quarantine facility. Whether this is QI, Quezon Institute, or World Trade Center, di ba? Or PICC. Ito ba ibabayaran ng PhilHealth as part of their payment? Kasi they have been paying all along ng PhilHealth premium nila. Ang concept po ng batas, yung UHC law, pwede silang mag-immediate access kahit may gap pa sa payment, pwede silang bigyan ka agad ng access. Okay. And then, the payment may be settled later, pwede sa through point of service, DSWD, kung hindi nila ma-afford, or pwede nilang bayaran at a later date. So, parang pay later? Oo. Pwede yun. Basta immediate access yun Babayaran yun ng PhilHealth. Yeah, hindi, ganun kasi nga yung example ngayon na Natalie, di ba, na dumating tong overseas Filipino workers, marami sila, at dahil nga kailangan silang i-quarantine, they come from a highly COVID country, di ba, at nilagay sila, sabi natin, sa Quezon Institute na accredited, di ba, ng PhilHealth dito dahil DOH ang nagtayo nito. Yun ang ibig sabihin, no? Makikinabang ba yung mga overseas Filipino workers na yon na yung bayad, yung sisingilin sa kanila, well, kahit sabi natin libre, pero meron pa rin mga ibang expenses. Do they fall under that COVID privileges, di ba, na ino-offer ng PhilHealth? Opo. Depende kung sa date nila pagdating. Ito nga lang, just last week po. They're covered talaga. Mm.
We will not, our responsibility. No, we will not shirk from that responsibility. Okay. Yan ang magandang balita mula sa PhilHealth. Covered sila. Okay. Maraming salamat po. Siguro by this time, hihingan ko na po ng final message po si Ms. Shona regarding po sa ating pong napag-usapan. At yun nga po, ang memo, ang circular na dapat din pong malaman ng mga ating OFWs. Ms. Shona? Dapat hindi sila magalit sa gobyerno dahil talaga namang nag-increase yung kanilang contribution sa PhilHealth. Pero isipin nila, kahit nasa abroad sila at covered sila ng health insurance abroad, ang kanilang membership sa PhilHealth, nagka-cover din ng kanilang buong pamilya. So, if they work abroad, they can be rest assured na kung may mga emergency, may ma-hospital ang kanilang any member of their family, pwedeng mabigyan ng healthcare. Kahit i-compute nila sa kanilang babayaran sa PhilHealth versus yung magiging hospital expenses, ano pa rin sila? Wagi pa rin sila. Yun. Since, thank you very much. Opo, last question na po pala, no? Maari daw po bang magbayad ng advance? Halimbawa, nakuha niya na yung contract niya, it's gonna be for 2 years, ganito po ang kanyang sisweldohin. Pag na-compute na po ng PhilHealth, can the employee pay in advance po? Yes po. Pwede silang magbayad for the duration of their contract. If it's 2 years ang contract nila, pwede silang magbayad ng 2 years na PhilHealth payment. Ayan, super pahabol pa po, Ms. Shona. Halimbawa, ako po ay dito po sa Pilipinas nagtatrabaho at ako po ay pinalipat abroad. Kailangan ko pa po ba magpa-update or mag-change ng sa akin pong data record? Yes, that is important, no? Para malaman namin na nasa abroad ka. Kasi sa abroad, kung magkasakit din siya, pwedeng mag-reimburse siya ng expenses. Okay. Oo, na hindi yan ina-allow dito kung dito ka lang sa Philippines, di ba? Walang reimbursement. Okay. So, Ms. Shona, yung payment po nung advance, pwede pong dito sa Pilipinas o dapat makarating na muna siya dun sa kanyang bansang pupuntahan? Pwede naman yung bayaran before the person leaves for his overseas employment. Pwede niyang bayaran dito yung advance, yung 2 years, you know, or whatever amount. Ayun, okay.